Para po dun sa mga nag-aabang ng latest update dito kay Santevi San Pablo, eto na guys, pasensya na po at medyo na late po tayo ng paggawa ng update. And makikita na natin kung ano yung mga changes from the last time na nagawa ko ng video ng update dito kay Santevi San Pablo. At para dun sa mga bagong viewers, ito pong nasa kanan ko yung block 14, then itong nasa kaliwa ko is yung block 15. Kung mapapansin nyo guys, tapos na itong block 14. Yan, isang buong hilera na po ang nakatinding na mga units. Same with the block 15, ayan. Nakatindig na rin po halos lahat ng mga unit dito sa block 15. By the way guys, mag-o-open nga pala kami ng information center ni Ovialan dito po sa M. Paulino Corner, Rizal Avenue. Tapat na tapat lang po siya ng BDO M. Paulino. Dun lang po tayo sa may second floor. Also, by January 30, bubuksan na po namin yung bagong face ni Sandy Fashion Boutique and bagong name. Ito po yung MS Moda. Doon nga po tayo sa tapat ng BDO second floor ng Bandalyon Building. So again, itong nasa right side ko, ito yung block 14 magkatalikuran. Then, yan naman nakikita nyo na tinutumbok na kalsada, yan yung papunta dun sa block 32, 33, then 36. Then, yan naman kung hindi ako nagkakamali, yung papunta dun sa block 26 and 27. Hello guys, andito tayo ngayon sa Santevi para magbigay uli ng US update kasi marami na nag-aabang, especially kay Sir Christian Maglunob and kay Mom Gray doon sa mag-asawa. So yan. So andito na tayo para ibigay po yung bagong update kung ano na po yung situation ng mga units dito nga po sa Santevi San Pablo. Pasensya na nga pala doon sa mga nag-aabang ng update kasi hindi ko pa siya may singit dahil meron kaming hinahabol na time frame gawa ng opening po ng aming boutique sa Rizal Avenue. Sa M. Paulino Corner, Rizal Avenue. Yan guys, kitang-kita nyo kung gaano kainit ngayon dito. Buti na lang hindi na ulan. Pero Sir Christian Maglunob, yung hinihingi nyo pong update na hindi ko kagad na ibigay, so eto na po. Yan. So Sir Christian, eto na po yung unit nyo. Medyo pangalan lang natin. Yan.
So last week pa naghihintay si Sir Christian ng update ng unit niya. So ito na po. Yan na po yun. Sir Christian, yan po, for inspection na po siya ng Pag-ibig. So, ibig sabihin po, tapos na po yung unit ninyo po. Yan. And dito naman sa tabi nyo, nag-start pa lang yung construction niya. So yan po yung pavement. Yeah. Then merong septic dito. Yan guys, medyo lumilom kaya nagbago yung timpla. Pangilan siya? Pangatlo, galing din sa... Yung sa inyo, Ma'am Angel, ayan, nag-start pa lang yung construction niya. So ito, eventually, mabilis na po itong tayuan. Ayan. So ito po yung sa inyo. Ayan. Yung viewing angle naman niya, ito, ayan. So itong hilera na to is block 19. So ito na sa itong nakikita nyo ngayon, block 19 lot 1. So yung sa inyo, Ma'am Gray, yun, number 3. Ito po. Second quarter. Tapos yung nauna naming client, yun, yung kay Sir Christian. Block 19 din po yun. Yan. Pagdating naman dito is block 16. Yan. Mga 4 inspection na rin po siya. Init. Saka that is block 16 to. 16-3. Tapos ito ay block 18. Then itong sa left mo, block 20. 20. Ito naman po ang block 20. Yeah. May amenities dito, kadugtong. So ito yung amenities na katapatan din ng block 19, block 16, at saka ng block 20. Ayan ang mga kalapit. Para dito sa amenities. Ang gabok. Yan. So ito yung block 20. Punta tayo dito sa may part ng block 18. Ito sa 16. Block 16 naman to. Itong part na to. Yeah. Ito yung block 18. Yeah. Ito yung block 18 lot 5 naman. Yeah.
Ito yung another amenities. Then ito pa yung sa block 16. Lot 8 na po to. Block 16, lot 8. Then yan. Yan yung mga corresponding units na katabi. Yan. Tapos na sila halos. For inspection na. Yan. Hindi na tayo makakalapit kasi nagko-construct na po doon. Pasensya na kayo at medyo binibilisan kasi sobrang init na talaga dito na naman. Ito naman yung block 18, lot 6. And then ito yung lot 7. Dito sa hilera na to, ayan. Ito naman yung block 15. Block 15, lot 8 na po ito. Then yun yung 7. So ayan guys, so ito guys yung pinakalikod ng block 15, so 11 and 12, yan po. Ito po, ito naman yung block 18. Yan. Block 18.1. So for inspection na rin siya. Kita nyo guys kung gaano kagabok. So eto guys, nandito tayo sa portion ng ginagawang duplex. Yeah. Ito po yung side view ng duplex. So malapit na po siyang matapos and para nakikita nyo na rin at may idea kayo kung gaano kalaki itong duplex ni Santevi San Pablo. Yeah. So since duplex siya, pinaka property line niya ay hanggang dito. Yan. Yeah. Then, yun yung garahe. So, as you can see, yan, nakalagay na yung metal parings. Then, mabilis na ito matatapos. So, para doon sa mga nagtatanong, yan, buhos po ang ating hagdan. Kitang-kita nyo naman po yung nakapormang mga bakal. So after naman itong duplex, nandito tayo sa mga manor. Yeah, pupuntahan natin yung manor, ang init. Grabe. Grabe, grabe. Ito guys. Yan, takot tayo. Ito na guys, yung Manor Lux and Manor Classic. So probably itong nasa left side natin yung Manor Lux, then itong nasa right, ito po yung Manor Classic. Dun sa interested na mag-avail dito sa Santevi San Pablo, just comment down below para makachat ko po kayo and ma-assist ko po kayo para dun sa future home na mapipili nyo po. Itong nasa right side naman natin, under land development pa po siya. So kung mapapansin nyo, yan, marami pa po tayong pwedeng pamilian na slot. Napakalawak pa po ni Santevi. So yun guys,
hope na gustuhan nyo yung ating update para kay Santevi, San Pablo. So dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na po ng aking YouTube channel, Marcus J, and paki-hit na rin po ng notification bell para marami po ang makakakita ng ating video regarding po sa mga update dun po sa mga handle po nating developers, especially dito sa San Pablo City.